guys and welcome back to my channel. So for today's video, gagawin na natin yung Shopee Boodle haul, mga binili ko from Shopee. So if ever naman na naging interested kayo sa mga binili ko damit, ilalagay ko lang yung link ng shop at saka iisa-isahin ko na rin lalagyan ng link yung mga damit na binili ko from Shopee. So ayun, tingnan nyo na lang in the description box down below. So, magkakaroon tayo ng twist dito sa Shopee Boodle haul na to. Papakita ko sa inyo lahat ng damit na binili ko from Shopee and then i-rate niya yung aking damit na binili. So, ayun. Let's start. So, guys, ito yung damit number one actually. Ito yung sinuot ko na dun sa Q&A mukbang namin ng video. So, anong rate mo? Out of 10. 1 to 10. 7. So, ayun. Kailangan nyo dito mag, ano yung nipple tape. If ever man kung ayaw nyo gustong makita yung strap ng bra ninyo. So, itong top na to, it's a gingham. Bonita gingham spaghetti top. And ang price na lang is 59 pesos, guys. Dating 100 pesos. So, ayun. Color mastered siya. And, isa lang yun. Dalawa ang binili ko na shop. Ito, hanggang, basta lahat ng pakikita ko after this na damit is galing sa isang shop lang. Pero dalawang shop ang binirhan ko. So mamaya yung isa, isang damit na binili ko dun sa isa pang shop. Nahihirapan ang uwimik. Next outfit. Yay! Coloring naman siya ngayon. So, ayan. Ito namang red top. Also from the same shop. Ang price niya ay, wait lang. 59 pesos rin. Dating, 85 pesos. So, anong rate mo? Ano? 7 din siguro. 7? Yeah. Bakit? Parang medyo katulad lang siya nung isa. Yung isa? Mm. Nag-iba lang yung kulay at saka yung design. By the way, lahat na ipapakita ko. Mas gusto ko pala yung isa. Mas gusto yung isa? Gawin na natin 8 yung isa. 8. Tapos ito 7? Yeah. Okay. So, lahat ng ipapakita ko sa inyo yung damit for today is puro pataas or top lang. Kaya hindi ako nagbabago ng pababa. Okay? Okay. Next! So, ito yung next outfit natin. Color green. Dapat color violet yung kukunin ko nito. Kaso, wala na. Color green na lang talaga. Okay, so, dating 100 pesos ngayon is 89 pesos. Makapal naman kasi yung kanyang tela. Hindi katulad ng pinakita ko sa inyo na dalawa. Yung red at saka yung yellow, medyo manipis siya. So, anong rate mo? 8.5 baka? Mas gusto ko siya kaysa doon sa dati. Okay, next. Wow! V-neck crop top, dating 120 pesos, ngayon is 99 pesos. So, anong rate mo? 8 baka? Si, maganda rin naman siya. Yun siya, siguro pwede rin siyang pang swimming, diba? Swimming. Mukha siyang swimsuit. Wow. Gusto ko rin yung color niya. Kaya, yun. Wow! Wow! Oh my God! Wow! Itong top naman na ito is avocado green. Hindi na lang sabihin matcha. Oh my. Matcha green. Okay, so dating 170 pesos to. Now, it's only 99 pesos. Wow! Sa akin ay 10. Wow! Bakit? Si, the color is, I like the color. The wrinkle is fine. Wrinkle. Pwede siya, basta. Yung katulad, hindi katulad ng iba. Hindi, parang pwede siyang pang-outdoors. Pang-outdoors? Yeah. Yung pwedeng, yeah, ang ganda siya. Parang bagay din siya sa mga sa pants. Oo, hindi yeah. Kita ko rin. Sa 10. Bye-bye. So, this top, ang tawag dito, one strap basic top is 128 pesos dati. Ang mahal naman. Ngayon is 59 pesos na lang siya. Mga 9. 9? Hmm. Bakit? Hmm. Kasi, I like the color, again. Uh-huh. Color? So, tingin ko pwede niya siyang pa-outdoors. Ang ganda naman siya. Maganda siya. Wow! Naasar ako sa damit na to. Why? Kasi meron na ako parang, meron na akong gantong top. Pero wrinkled. Pero hindi wrinkled.
Pero crop top rin siya na puti na ganito, tapos parang ganito rin yung tela. Sayang, ano. So, ito ay lettuce crop top, ang tawag dito. Off-white yung kanyang color. So, dating 120 pesos, ngayon ay 89 pesos na lang. So, 9.5 pa ako. Gagandaan ako sa kanya. Dito? Parang yung nakikita ko ngayon, dati mong yung shirt mo dati. Oo. Next! Ma! Parang wala ka ng gana. Yellow na naman. Ganyan talaga yung sa color? Di color? Parang feeling ko ano. Parang aganda dapat, na. Oo. Dapat mga ganito dapat. Parang, hindi ko trip to. Mga 10 sana, kaso 10.5. 9.5 ako. Si trip ko siya. Kaso di mo trip. 10 sana. E di 9.5. Pero maganda nga, nagaganda na ako. So, wow! Okay, next. Ay, wait, yung presyo! Okay. Hindi ko bagayin sa summer, kaya nagustuhan ko. Eh, kaya nga, ano, binili ko yung mga puro mga crop top mga, kasi pang summer talaga. So, ito ang tawag dito ay Vernice Stripes Color Top. Dating 100 pesos ngayon ay 59 pesos lang. Wow. So, ayan. Ito yung next gamit. So, color dark blue to. And, ang tawag dito is Sandara Side String Trendy Korean Top. Dating 120 pesos. Ngayon is 89 pesos. Para sa akin, 10. 10? Why? So, yun, parang ang ganda ng yung mas yung ganun. Eh, parang ruffles. Mm-hmm. Then, yung parang babagay talaga sa beach. Mm. Yung parang, kahit di pwede pong tam beach. Okay. Tsaka kakaiba yung kanyang design. Mm. Yung sa mga iba. Yeah. Diba? Akala ko isang dress lang. Hindi magka-cool. So, sa tube top. Yeah. So, itong tube top na to is, ang tawag dito is Barbara. Wow. Hey, Barbara. Barbara Lettuce and Plain Knitted Tube. Lettuce gray yung kanyang kulay. And dati siya 100 pesos, ngayon is 69 pesos na lang. I'll give it a 9. Bakit? Maganda naman siya. Mas maganda siguro siya pag sa ibang kulay ng shorts. Shorts. Mm. Kasi dark na eh. Yeah, para magkakulay. Kanina parang isang dress lang ng exe. I like it. So, lahat yun guys na nakita ninyong damit is from one shop only. And, ang pangalan ng shop na yun is beautybuffet.ph. So, proceed na tayo sa isa ko pang damit na binili, which is from another shop. So, yung binili ko from another shop is actually tatlong magkakaiba na kulay, pero iisa lang yung kanyang design. So, ayun, tatlong kulay talaga to, pero yung pula kasi, or yung rust na kulay, lalagay ko na lang yung video, na video ko na may sarili ko, nasuot ko yun. So, itong tatlong damit na to is, dati siya 130 pesos, ngayon is 75 pesos na lang. Itong damit na to, dinili ko from swim_shop. So, sa lahat ng makita mong damit, alin yung pinakang gusto mo? Kasama yan, ha? Kasama to. Oh. Yung blue. Ano yung kasunod? Yung second? Ano nga? Isa ko pang 10? Itong green. Ito. Oh, yan. Ay, parang yan palang... Alin? Yan palang top one, yung green. Itong top one, yung green. Okay. Top 2 yung 2. Ano yung top 3? Last. Yung white. Yung white? Ito. Yun yung 9.5, di ba? Ang ganda. Sa'yo na, Ryan. Ito. Oh, yan. Okay. So, yun guys, yung mga damit na pinakita ko sa inyo, yung aking Shopee Boodle Haul. And sa lahat na yun, sa lahat ng damit na binili ko, 13. So, 13 yun na damit, all in all. And ang nabayad ko lang, is 962 pesos lang ang binayaran ko for 13 na damit. So, bibigyan ko kayo guys ng tips kung paano ako nakatipid ng ganong kalaki na 962 pesos lang yung binayaran ko. Kasama na dun yung ship and then 13 na damit ang binili. So,
Okay. Alam nyo ba, Sabado ko finilm to, yung kasama ko si Jolo. Anong araw na ngayon? Tuesday! Yay! Sorry kung ganito, laging palipat-lipat or paiba-iba yung ating filming area. Pero, ito na talaga guys, i-share ko na sa inyo kung paano makatipid sa Shopee. So, kung papipiliin ako, Lazada or Shopee, kung gusto kong makatipid, Shopee talaga. Pero pag Lazada, parang para sa akin pag in terms of like yung home appliances, mga gadgets, although hindi pa naman nakakabili ng gadgets sa Lazada, parang gusto kong bumili sa Lazada. Pero kung nagtitipid ka, like ngayon, quarantine, walang pasok, walang baon, walang kahit anong pera, umaasa ka lang talaga is yung naipon mo nung last school year, kung meron ka mang naipon. So, let's start. So, number one tip is, kung gusto mo talaga makatipid, number one na kailangan mo talaga gawin is to browse. Dapat masipag ka mag-browse. Dapat masipag ka maghanap. Yun talaga. Patience talaga sis. Patience. Kasi sa akin, baka meron lang sa inyo na hindi alam na pag bumili ka sa ganitong shop, tapos bumili ka sa isa pang shop na to, iisa lang yung kanilang shipping fee. No sis, hindi isang shipping fee nila. Magkahiwala yung shipping fee na yun. Kaya dun mas lalong namahal yung iyong pinurchase. Dun na nasisira yung iyong budget gawa ng shipping fee. So, ito talaga yung tip ko sa inyo. For example, dapat meron na kayong naka-plano kung anong bibilhin mo talaga and magsistick to it ka talaga dun. For example, like katulad nga nung ginawa ko dito sa Shopee haul na to, lahat ng bibiling ko is puro top. Wala akong bibilhin na accessories, wala akong bibilhin na kung ano man, skincare, pambaba, wala akong bibilhin. Basta top lang talaga. Ito na yung tip number 2. Naghanap na ako ng shop wherein nandun na lahat yung gusto mo or yung parang style na gusto mo doon sa shop na yun. Then, doon ka na lang magstay. Huwag ka nang lumipat pa sa iba. Okay? Tsaka kailangan mo rin na maghanap ng shop na wherein mura yung damit nila. Reasonable yung kanilang price. So, ayun, kailangan nyo talagang maging masipag sa paghanap ng shop. So, ako talaga, naghanap ako, like, scroll, search talaga ako, tapos titingnan ko isa-isa. Kuwari, may nagustuhan akong isang top na to. Titingnan ko kagad yung shop niya. Then, titingnan ko yung mga kanyang binebenta na damit. Titingnan ko ba kung meron akong gusto, or baka yun lang yung gusto ko, tapos yung iba hindi ko na gusto. Di sayang naman, di ba? Ganun rin kasi yung ano eh, kung pare, may isang damit kang nagustuhan, di syempre, titingnan mo kagad is yung shop nila. Biglang may kita mo, nandun nga yung damit na gusto mo, tapos biglang nag-shift yung tinda nila na from damit, biglang may kita kang organizers, may kitang ball pen, may, like hindi sila yung stick to one. Kaya, pag nakita ko kagad yun, sa shop na yun, talagang ine-ekis ko na hahanap na ulit ako ng ibang shop wherein ang binebenta lang nila or yung focus lang nila is sa damit. Pag nahanap niyo na yung ideal shop ninyo wherein nandun lahat yung gusto ninyong damit, mag-add to cart ka na. As in, lahat ng gusto mo ay susundin mo. So, lahat ng damit na nagustuhan mo, i-add to cart mo kagad siya. Pagkatapos nun, if you reach until the end ng shop nila, pumunta ka na doon sa mismong shop, yung add to cart mo mismo na logo, which is this one, itong shopping cart na yan. Punta na kayo doon. And then, doon na kayo magde-decide. Pipindutin mo lang yung isang product na yun if gustong-gusto mo talaga at swak sa budget. Like, reasonable yung price niya. Kasi yun yung ginawa ko eh. Hindi ko muna inisip kung naparami na ba ang aking add to cart or what. Basta sa akin, gusto ko lang talagang i-add to cart lahat ng gusto kong makitang damit. Or lahat na nagustuhan kong design ng damit. So parang ano na to, parang sa multiple test, multiple choice lang. Parang pipiliin mo yung pinakang the best sa paningin mo. Kasi kailangan yung i-keep in mind yung inyong budget. Ito yung tip ko na lagi kong tinitingnan, lagi kong ginagawa pag nag-check out na ako. So, ito yun guys. Siyempre, pindutin natin yung checklist o yung checkbox. So, ito yung tip. Nakikita mo dito yung platform voucher. Ito. So, sa voucher na to, they will automatically pick a voucher, a free shipping voucher for you. So, in this case, ito yung pinili ni Shopee para sa akin.
Pero, down here, may makikita ka ditong show more. So, pindutin mo si sis. Ayan oh, meron kang actually choices. Syempre, yung color green lang, yung mapipili mo. Pero ito yung brown, itong gray na to, hindi mo siya mapipili. Okay? Kasi, hindi mo na meet yung standards nila, ganun. Yung requirements, para makuha mo yung voucher na yun. Nagamit ko na kasi yung voucher na once nakagastos ka ng 500 pataas na ganun or ganun, may bawas na 100 pesos yung iyong shipping fee. Kasi feeling ko, hindi nyo na pinapansin yun, yung platform voucher. Or kaya is, pinapansin nyo nga, pero hindi nyo napansin na meron pa palang show more. Tapos meron pang mapagpipilian na voucher na makakapagmura talaga dun sa iyong in-order. Kaya don't forget to click show more, guys. Tapos meron ding times na kumwari nakabili ka ng 500 pesos worth of clothes sa kanilang shop, meron silang binibigay na vouchers, kuwari 500, may bawas silang 20 pesos, edi kunin nyo kagad yun. Usually, nandun lang yun sa kanilang homepage ng shop na yun. So, ayan, ito, kukunin nyo kagad yan. If ever man na-meet nyo yung standards or requirements nila, okay? Tapos, kung meron man kayong niredeem na mga coins, kasi usually, pagkatapos mo mag-order, or kaya, pag nagbigay ka ng iyong view, or like, review pala, about that product, ibigyan ka nila ng coins. So, sa akin, nagastos ko na yung coins ko. So, ever man na meron kayong coins, pindutin nyo rin itong parang switch on, switch off button nila. Kaya ayun, tatlo kagad ang mababawas sa inyo. Like, parang may tatlong vouchers ka nang natanggap. So, meron kasi mga shop na hindi nagbibigay ng vouchers. So, if ever man na hindi ganun, so, at least meron kang dalawang vouchers or dalawang discount. So, ito. All in all, ang aking price nung binili kong damit is 770. So, meron pa akong shipping na nangyari. 100 pesos. So, dahil nga ginamit ko yung platform voucher, yung sinasabi ko sa inyo na pindutin nyo yung show more kasi meron pa talagang voucher doon, 15% off. Pinindot ko yun yung pinili kong voucher, nabawasan yung aking shipping fee ng 100 pesos. So, libre na yung shipping fee ko. Ang babayaran ko na lang talaga is 770 pesos. Meron pa akong 77 pesos na discount galing mismo sa shop. Keep in mind na meron pa akong Shopee coins. So, yung Shopee coins ko, niredeem ko siya or ginamit ko siya. So, yung Shopee coins ko is 28. So, 693 minus 28 is equal to 665 pesos. So, yun yung binayad ko instead of 770. So, dito naman sa binilhan ko nitong mga yung bra, yung backless na bra, ang nangyari sa akin is, meron silang voucher actually itong shop na to, pero since hindi ko na meet yung requirements nila para makuha ko yung vouchers, hindi ako masyado naka-discount sa kanila. So, ang na-discount ko lang actually is yung Shopee coins ko, which is 8 Shopee coins lang. So, 297 all in all. So, di ako masyado nakatipid dito. Pero nevertheless, okay na rin kasi ang laki nung nakuha kong discount dito sa kabilang shop. So, ayan guys. Thank you guys so much for watching and sana may natutunan kayo. Sana nakapagbigay ako ng helpful tips para sa inyo kung if ever man na gusto nyo rin magtipid just like what I did. So, see you again on my next video. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify ka every time I upload new videos and